DIY. Walang budget, ay low budget. So ngayon mga tusok ay pakita ko ulit sa mga bagong viewers natin ay magawa tayo ulit ng tutorial o DIY na trigger sa o bajo type. Yan po yung Tris trigger. Yan. Kita nyo. So kailangan naka-ganun-ganun siya papunta dun. Para pag ikalabit yan ay hindi siya kusang mag-release, maglalock po yan. Yan, kahit walang rubber pa yan, basta malock siya. Pero kailangan siya ng spring o rubber para po ay may reverse po siya o babalik siya. Yan po. Yan, so ang technique po nito mga katuso, kung tayo ay nagbubutas na, yan. Yan, kung tayo ay nagbubutas na, kailangan yung butas niya hanggang dyan lang. So, yan, so kita nyo. So hanggang dyan. Kailangan may distansya siya. Kunti, kahit kunti lang yung distansya dyan. At dito, kahit hanggang yung distansya niya, pag ganun lang, kunti lang yung distansya niya. Pag ganun, hanggang dyan. Yung butas niya. Yan, di ba butasan natin yan? So, ang kanal niyan, hanggang dyan lang din yung kanal. Mula dito sa may, yan, lock. Para hindi ka na maglagay nito. Pero, kung masubrahan naman, pwede malagyan nito. So, hanggang dyan lang yung butas niya. Para yung forman niyan, pag pasok mo, so ito lang yung ilalak mo. Yan. Yan po. DIY, walang budget. O low budget. Yan. Yan po mga katusok. At sa ating bagong viewers, please po pag-subscribe sa ating munting channel kung bago ka pa lang sa aking channel. Yan po. At ito yung ginawa ko ulit para po sa ating mga bagong viewers at bagong subscriber. Maraming salamat po. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Yan. So ito yung gamit ko na trigger, ay panggawing trigger. Chapting po ito na 316mm. So gagawin natin ng ganito. So ang una natin gagawin ay initin muna natin to o bagahin. O sa akin, sandal gamitin para uminit. Init na yan. Gawin na natin ay dito sa may yan o. Ito yung ginawa ko. So, dandahan na natin. Medyo pabilugin natin. Yan. Para lagayan ng ating daliri. Yan. Para hindi kailangan siya na mag-iganon yung medyo mainit para malambot siya i-balaktutin. Tapos naman, at initin natin ulit. So, madali lang gawin to. Dito na naman natin initin. Kasi gagawa tayo ulit ng ordinary na pano para po sa mga low budget. Ayan po. Ay, dito pala yung camera. Ayan. Ayan po. Kailangan lang ganyan. Tapos, ito naman initin natin dito banda sa may harap niya. Thank you.
camera natin. Ayan. Tapos dito, iano natin to. Sukat kung saan natin siya. Ayan. So dito banda. Masyadong malayo para hindi po matigas kalabitin o hindi gaano matigas kalabitin. Ayan, pero pag maraming rubber, no choice tayo dyan, matigas talaga yan. Ayan na po. Ayan. So, ayan na pong resulta sa ating trigger. So, kailangan natin pukpukin para pumantay. Kailangan natin i-stitch siya. Ayan. Putulin natin mga katusok. Ayan na mga katusok ang ating gawa mga katusok. So ganyan din yan. So kahit hindi man yan pareho lahat, so pareho lang din yung kalapag-kalapit niyan. Ganyan din yan. Kasi sa paglagay natin, then dyan natin susukatin. So yun lang mga katusok, maraming salamat po sa panonood. At please po pag-subscribe sa ating Monting channel kung bago ka pa lang sa aking channel. Yan po ang ating DIY trigger o ordinary spur gun. Yan po. So abangan nyo lang yung mga finished product natin sa katapusan natin i-upload. O finished product kasi katapusan po yun matapos. So maraming salamat po sa panonood. Please po pag-subscribe sa ating Monting channel at pag-click na din sa notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Thank you.